Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video, another skincare product na naman. Hindi papatagalin na, so eto yan. Ang re-review natin for today's video is Fair Skin Sunscreen with PA++++ SPF 50 PA++++. Kailangan natin ng may PA++++ or yung UVA or UVB para both protected tayo sa araw and sa anti-aging, so mas hindi tayo tatanda. At sa same time, mapoprotektahan pa yung ating balat sa sinag ng araw. Dapat itong piliin nyo yung mga broad spectrum na sunscreen. Mag-disclaimer mo tayo, I am not a dermatologist nor a skincare expert, so mahilig lang talaga ako mag-review ng mga skincare product. Actually guys, yung sunscreen ang pinakamahalaga or importante sa lahat ng mga skincare products. As a without this, hindi mapoprotektahan ang ating balat sa sinag ng araw and pwede pang ma-damage ang ating skin. Once again, this is Fair Skin Sunscreen. It has 4 UV filters to keep us protected from UVA and UVB rays. Yung 4 filters na yan guys, so meron siyang titanium dioxide, butyl methoxydibenzyl methane, octocrylene, ethyl hexymethoxycinnamate. So grabe yung pronunciation, grabe. And meron nga siya active ingredients. So meron siya 4 na active ingredients. So meron siyang Centella Asiatica Licorice Extract. Actually meron siyang mga active ingredients, pero feeling ko, dalawa lang yung bibigay na active ingredients. Meron kasi siyang 20 ingredients sa product na to, pero dalawa lang yung sabihin ko active ingredients. Of course, meron siyang Centella Asiatica, alam naman natin. Ang Centella Asiatica guys is or has antibacterial properties na nagpapagaling sa ating sugat or pimples, and of course, it is wound healing. And of course, it improves skin hydration. So it means this product is non-drying sa face. Meron din siyang licorice root extract. So yun naman na guys, it helps even out skin tone. And of course, to fade our dark spot sa ating face. So parang ito yung niacinamide. Kasi this product doesn't have niacinamide. So yung licorice root extract ay nagsilbing niacinamide sa product na to. This product is non-sticky, non-greasy, meaning hindi siya malagit sa face. Parang wala kang nilagay yung face. And this product is no white cast. Wala siyang white cast guys. So once you blend it to your face, talaga hindi siya mamumuti sa inyong face, so at hindi siya namumuo na parang may color white, and kapag nag-picture kayo na may flash, hindi siya magbabounce back. Pupunta na tayo sa kanyang packaging, and sobrang ganda ng packaging guys. Marami na ako nagamit na sunscreen or sunblock, and grabe, nagulat ako sa packaging niya. Hindi siya halatang sunscreen, so sobrang ganda kasi ng kanyang packaging. Ayan. And once you open guys, kailangan nyo siya i-twist. Ayan. Para mabuksan siya. And then, ayan. Kaya ito yung itsura ng product. So, ayan. May pagka-creamy type ang consistency niya, pero once you apply it to your face, parang wala lang. So, parang nagiging watery type na rin siya guys. And meron siyang fragrance, pero hindi siya ganong matapang. And of course, nag-product test ako, or nag-skin test, nung una ko siyang in-apply sa aking face. So, panoorin niyo yun. So, hi guys! So, ayan, mag-wear test tayo gamit ka itong Fair Skin Sunscreen. So, meron na nga siyang SPF 50 with PA++++. So, mag-apply lang ako sa aking mukha. In-open nyo ito guys, so iti-twist nyo lang na ganito. Ayan. And then, maglalagay lang ako sa aking index finger and middle finger. So, i-apply ko ang two-finger rule. So, ganito siya. Ito siya, guys. So, mag-apply lang ako sa aking face. Pagka-creamy tayo pala yung texture niya, guys. And titignan ko kung ano ba mangyayari kapag in-apply ko siya sa aking face, and wala akong idea kasi first time ko siyang gagamitan. And wala siyang masyadong fragrance. Feeling ko wala siyang fragrance. And moisturizing siya sa balat. Grabe, sobrang
no moisture niya ang aking skin kahit wala akong nilagay na moisturizer. So, sunscreen lang talaga. Ayan guys, so lang filter yan. Kitang-kita niyo yung mga sumpa sa aking face. Okay. Ang itim ng eye bag ko guys. And ang maganda dito guys, wala siyang white cast. Ayan. Hindi siya namumuo sa face kahit creamy yung consistency niya, pero once you apply, nagiging parang watery type na siya. Hindi magsa-sunscreen lang ako, wala akong lalagay. Sunscreen and powder lang. So, titignan ko kung maganda ba siya at kumakapit sa face at tumatagal. So, magpa-powder lang ako. Ayan guys, nakapag-powder lang ako na aking face. And ang ginamit ko itong Bench Daily Spell Magic Powder. So, ito siya. So, ito yung ginagamit kong powder kasi hindi siya maputi sa face. So, may pagka-yellow undertone siya. Balikan ko na kayo mamaya guys kung paalis na ako ng bahay. And syempre mag-ayos pa ako ng buhok. So, mamaya lang ulit guys. And update ko kayo. Bye! Ayan guys, paalis na ako. And update lang. So, ayan. No filter po tayo. So, mamaya na lang. Update ko kayo kung ano mangyayari sa skin ko. Bye! Guys, update 3:30 PM. Di ba masyado oily? Sakto lang. Wala pang retouch. Ayun guys, napanood nyo na nga kung paano ko siya ina-apply. And nakita nyo na nga guys na ganun siya sa aking skin. Sobrang ganda talaga ng product na to. And mamaya sabihin ko na yung final thoughts ko about this product. At kung tatanungin nyo ako guys kung saan siya nabibili. So this product is available sa Shopee, Lazada, and TikTok shop. So maglalagay nyo ako ng link sa description box below. Or check nyo rin yung comment below dyan sa Facebook page. Ipopost ko rin to guys. Sobrang sulit na sulit. And this product is 190 pesos. It contains 50 grams. Malaking tipid na rin to guys. And 2 weeks ko pa lang siya nagagamit and marami pa rin siyang laman. Sa packaging din guys, papakita ko rin. Nakalagay din sa packaging niya lahat ang gusto nyong malaman. So naka-disclose naman dyan. So kung may katanungan kayo, basahin nyo lang din yung packaging. And this product will last until June 2024. Benefits ng product na to. So, bukod sa mapaprotektahan ng ating balat sa UV rays ng sun, so, yun na rin gumamit ng mga sunscreen kasi it has anti-aging properties. Hindi talaga nakakatanda yung mga sunscreen and it feeds our dark spots sa ating face. Pero it takes time, so kailangan nyo lang, wala pa magic sa skincare guys, so kailangan nyo lang gumamit consistency para mas makita nyo yung resulta. So, pumunta nga tayo sa final thoughts. Sa packaging pa lang guys, sobrang check na check sa akin, sobrang 10 out of 10 dahil sobrang ganda ng kanyang packaging and hindi siya tinipid talaga. Sa availability naman ng product guys, minsan kasi guys out of stock tong product na to. And check nyo lang sa Shopee or Lazada or TikTok shop. Paglalagay lang din ako ng link. Yung price ng product guys, very affordable. Marami ng sunscreen na nagkalat sa market. Pero ito pa lang siguro yung nakita kong premium brightening sunscreen na abot kayang halaga. And sobrang ganda pa sa face. Hindi siya malagkat. At parang wala ka lang nilagay. And ginagamit ko lang siya guys kapag ayan, nasa bahay. And kapag wala naman masyadong lakad, mag-grocery, magpupunta ng supermarket kasi sobrang ganda rin niya sa face, sobrang na tone up o na brighten up yung face ko. And paglagay lang kayo ng powder, so parang looking fresh na rin kayo dito. Sa ingredients guys, wala naman din akong problema kahit meron siyang fragrance, hindi naman na-irritate itong skin ko guys. So, thumbs up to sa akin. It's effective to some product. So, sobrang dami ko nasubukan ng sunscreen. Siguro, dito na ako mag-stick. And hindi na ako maghahanap ng ibang sunscreen kasi sobrang ganda ng consistency niya. I highly recommend this product. Kaya, ano pang hinihintay nyo, grab it now. This sunscreen is sobrang trending at nagkakaubusan talaga. So, ayun lang guys for today's video. I hope nakatulong ako. If naghahanap kayo ng sunscreen effective and at the same time, very affordable.
So yun lang guys for today's video. See you on my next video and God bless you always. Bye!